Nagbabalik sa sentro ng kontrobersiya ang Senado kasunod ng umano'y pag-alis ng kanilang Senate President na si Senator Nick Zubiri. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking ingay sa larangan ng politika dahil sa tanong kung totoong nagbitiw nga ba si Nick sa kanyang pwesto. May mga naglalabas ang impormasyon na hindi umano ito nag-resign kundi ito ay sa pilitang tinanggal ni Liza Smacks at BBBM dahil sa pagtutol niya sa kanyang isinusulong na Charter Change Bill. Ipinapahayag ng ilan na tila ginagamit ni Liza ang kanyang kapangyarihan upang tanggalin sa pwesto ang mga kumukontra sa kanilang katiwalian. Sa kabila ng mga aligasyon, lumulutang ang usap-usapan na si Senator Jinggoy Estrada ang maaaring pumalit sa pwesto ni Zubiri. Ngunit tinawag itong bagong tuta ng ilang netizens na umano'y tatakbo sa ilalim ni BBM. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay nagdudulot ng masusing pag-aanalisa sa kasalukuyang kalagayan ng politika sa bansa. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagbabantay ng mga mamamayan sa mga kaganapan sa Senado, lalo na sa usapin ng pagpapalit ng Senate President at ang umano'y pangyayari sa likod ng kamera na maaaring makaapekto sa integridad ng institusyon. Walito nga ang pagitang ating pagkakatutukan, ngunit bago ang lahat siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa pinaka-latest na pasabog ni Fair Lady Marlica. Si Senate President Juan Miguel Zubiri ay papalitan na daw. At ang ipapalit si Senator Jinggoy Estrada. Okay, pakinggan natin sandali ang kanyang ongoing pa ngayon na live stream. Jinggoy bilang Senate President. Alright? So, ayon sa ating mga informer, mga palangga, na imbay, na imbier na si Ahas, si Liza Smacks, at si Marcos Jr. kay Zubiri. Okay? Kay Senate President Zubiri. Diba? Na nakaraan, originally kasi si Zubiri talaga is anti-chacha. O ayaw talaga sa charter change. Pero later on, I think in the middle of February, nagbago ang kanyang isip at inayunan niya, okay? At dahil kinausap siya ni Marcos Jr., ni Kuting at ni Tambaluslos para nga makipagsabwatan sa charter change na ito or sa pwersaang initiative. Okay? So ano ang nangyari mga palangga? 2 weeks ago, ay nagsalita si Zubiri na, bago pa nagsalita si Zubiri, kung naalala ninyo, si Tambaluslos, ay may sinabi sa ating mga senador na wag daw pakialaman, wala daw pakialaman, dapat parang wala daw pakialam itong mga senador na ito sa charter change. Remember that? Sinabi ni Tamba yun. Okay? Sinabi ni Tambaluslos, sa kanyang press conference na magtrabaho na lang daw itong mga ano na to, itong mga senator, itong mga senador at wag daw pakialaman ang what, ang charter change o yung people's initiative na isinusulong ni Tambaluslos. Ngayon nag-aklas, 'di ba, nag-alsa diyan si Joel Villanueva, lalo si Senator Jaime Marcos na you know, na bukela niya 'yan. At si Zubiri naman, syempre si Presidente Kuting ay presidente, maaaring sila ay natatakot, baka sila ay gipitin. But again, ang eksenang kaganapan mga palangga dahil ayaw pumayag ni Zubiri. Okay? Nakarating po sa atin. Ayaw pumayag ni Zubiri na basta-basta na lang pumabor ang Senado sa pwersahang initiative na pinoproposo, na pinopropose nitong mga buwakan ng ina, si Kuting, si Tambaluslos, at si Liza Smacks dahil nga sa political aspect. Diba? It's not really for
for economic provision. Kasi lahat naman tayo mag-agree kung hindi tayong pinwersa o hindi nilinlang ang mga taong bayan sa pagpipirma nitong jutang chininang initiative na to gamit ang ayuda at binayaran ang mga kongresista. Okay? So dahil hindi pumayag, okay? Sige, here natin today, oh. Ngayon, makabalag na. Kumusta na kayo, okay? Ay, okay? Okay, so ako na narinig ko yung statement ni Senate President Sobiri na ano magbibitiw siya sa pwesto pag isingit ang political dimension o yung may babaguhin political amendments sa constitution. Payag si Senate President Sobiri sa economic provisions amendments. Payag siya doon. Kaya lang, pagdating sa political amendments, example, yung babaguhin ang sistema ng gobyerno from its present ngayon na bicameral, separate House and Senate, voting separately, presidential, election every 3 years. Pag isingit ang amendments na mag-change tayo ng system of government, maging unicameral na lang, wala ng Senado, isang chamber na lang, maging parliament na lang, so maging parliamentary tayo. Yon ang ayaw ni Senator Sobiri at pahayag na siya na bibitiw siya ng pwesto. So, itong pasabog ni Maharlika, again, as usual, yung kanyang mga puting ahas na very credible and reliable. Wala pa akong maalala na mga information na binibigay ng mga puting ahas ni Maharlika na sumablay. I don't know. Correct me if I'm wrong. I-comment nyo na lang kung may sumablay. But halos lahat sa aking malala is nagkakatotoo basta galing sa kanyang mga puting ahas. So, salamat sa mga iba't ibang tao, iba't ibang sangay ng gobyerno, opisina, na matapang na nagsusumbong kay Maharlika. Ito nung si Maharlika ngayon is ano na siya eh. Sumbungan ng taong bayan. Malala ko yung una nagsumbong sa kanya isang military officer, isinumbong yung demoralisasyon sa AAP dahil may mga general na tinanggal sa pwesto, walang due process at naka-floating ngayon. That was December. Lately lang, last week ata, isang retired general, si Major General Edgar Arevalo, 2-star general, columnist siya sa Manila Times. Nagsulat siya tungkol doon kung ano ang pinasabog ni Maharlika last December. Yun din parihas sa sinasabi sa article ni General Arevalo. Itong si retired General Arevalo, lawyer pala ito. Grabe. So, parehas sila. So, ibig sabihin doon ako makita na, grabe, itong si Maharlika talaga, sumbungan ng taong bayan, yung mga tao na nag-iisip, yung may pakialam, yung may malasakit. Kasi may mga tao naman na baliwala sa kanila kung anong nangyari. Blind loyalist. Okay, so punta tayo. So, ako, agree ako dito, there's a possibility na tatanggalin talaga si Senator Sobiri. Anyway, nagsabi naman siya na bibitiw siya sa pwesto. Eh bago siya magbitiw, baka ito na. Pumili na sila ng isang senador na siguro kung matuloy, Senator Jinggoy Estrada, ano rin ito eh. Kung minsan, independent-minded din ito eh.
I don't know ha, kung ano. Basta, malaking posibilidad na hindi nila kayang i-control si Senator Subiri. Antay. Oh, nasabi naman ni Marika, antay-tsatsa siya nung una. Ayaw niya. Kailan? Nung kinausap siya ng presidente na economic provisions lang tayo, pumayag siya. Eh ngayon, kung sa nakikita ko ha, merong isisingit na political dimension itong tsatsa. Yan ang basa ko. Kasi hindi pa sila sumusurrender, hindi pa nila ginigive up yung kanilang ambisyon na ma-extend ang kanilang panunungkulan. Kasi pagpabayaan nila yung present status quo, election 2025, election 2028, honest, orderly, peaceful election, game is over. Itong administrasyong ito, sa aking opinion lang, kahit sinong hinders, lalo na kung si Speaker Martin Romualdez, suntok sa buwan, hindi mananalo. Lalo na itong ginawa nilang People's Initiative na ang dami ng umaalma, sunod-sunod ang mga prayer rallies na gagawin ng kumokontra sa PI. Tuloy-tuloy yan, non-stop, hanggat hindi sila titigil. Wala na ito, hinukay na nila ang grupo ng Marcos Araneta Romualdez, hinukay na nila ang kanilang libingan sa politika. Hinding-hindi na sila mananalo sa isang patas, malinis na eleksyon kasi ang taong bayan nagmata na. Nakita na nila yung tunay na motibo ng mga namumuno ngayon. Hindi bayan muna bago sarili. Ano ang motibo? Kami muna. Pamilya muna namin. Marcos. Anong meaning ng Marcos? Ito, no, nabasa ko lang ha. Comment ito, nabasa ko. Meaning ng Marcos is Marcos Araneta Romualdez Coalition of Socialites. Yun. Gusto nilang to remain in power forever and ever. But hindi yan sasangayunan ni Senator Subiri, and I believe maraming senador na hindi sasangayon yan. At ito na rin kampo ni Tatay Digong at Atty. Glenn Chong, Atty. Roque, Atty. Dick Rodriguez. So, meron na po. Pangatlong prayer rally sa Bulacan. Abangan natin. So, ang hindi nabayaran sa dalawang araw, yun na po. 750 times to 1.5. Magkano yan? 1,325 po. 1,3, di... 2,8 yan. 2,8. Manager. 2,8. Ay, salamat po kung gusto mo. Pero hindi pa tayo tapos. Maniningil pa tayo. Salamat po. Pero nakikita ko, wala siyang violation eh. Kaya ko lang pinalitan yung kanyang multa at dalawang araw na yun, sweldong hindi niya natanggap. Nakakaawa naman. At pag hindi pa siya siya... Alam mo, brother, super bagal eh. Imagine, brother, 1 month na. Ganun pa rin. Anong pwede nating gawin dito? Sir, give me 1 week, sir. Tapos na agad ang aming pre-charge investigation doon, sir. At mag-aarap na sila para sa hearing nila, sir. Itong driver, hindi ko kilala ito. Walang nag-endorse. Yung police natin, hindi ko kilala. Gusto ko lang tumulong na maisaayos ang police. Kasi nabanggit ko kanina, kakaunti naman yung ganito. Opo, sir. Pero ang ginigiba nito, PNP organization. Within 1 week, can we expect good result? Yes, sir. Sa level mo? On my level, sir. Recommendatory ka naman eh. Yes, sir. Magandang araw mga kaibigan. Ayan po, nasaksihan natin kung papaano mabilis na tinulungan ni Congressman Busita ang isang tao na lumalabas inapi ng isang pulis.
na napanood ko itong video na ito sa vlog o channel ni Colonel Busita, Colonel Busita Arsap. At ako talagang natuwa ako at mayroon pang ganitong dating police na isang public servant congressman na talagang may malasakit sa mga tao, yung mga inaapi sa lipunan. Biro nyo, isang buwan na yung reklamo ng tao, yung tao, kinuhang lisensya na wala namang sapat na basihan. So itong tao, itong nagreklamo, napunta sa pulis, tapos nagreklamo din siya kay Colonel Busita at personal na pinuntahan ni Colonel Busita, kinausap niya yung police colonel na in charge. Isang buwan na ang reklamo doon, tinutulugan ng pulis. Grabe. Oh, nung pinunta ni Colonel, Congressman Busita, yung colonel, sabi niya, 1 week lang, sir. Eh, bakit hintayin pa, napuntahan ka ng congressman bago nyo aksyonan? Sana wag na kayong maghintay ng isang congressman na pag-follow up. Paano na lang kung walang mga congressman na mag-follow up? Patutulugin nyo na yung ganong mga kaso. Kawawa naman ang mga, di ba, to serve and protect ang mission ng pulis? Anyway, sabi ni Colonel Busita, yun din ang paniniwala ko na mas marami ang matitinong pulis. Kakaunti itong mga pulis na iskalawags, luko-luko, sinisira nila ang buong organisasyon. Ang tatay ko isang PC na pulis din. Kaya ako, I love the PNP. Congressman Busita, love the PNP. Kaya saludo ako kay Colonel, Congressman Busita. So, yun. I hope in 1 week time, ma-resolve itong kaso na ito. Para naman na yung inaaping mga ganyang sibilyan, maging maligaya. Yun, binayaran pa ni Congressman Busita yung, kasi pinamulta 1,300. Plus dalawang araw na hindi nakatrabaho dahil kinumpis kang lisensya. Binalik ni Congressman Busita yung nawala sa tao. Ganyan ang public servant. Sana dadami pa ang katulad ni Congressman Busita dahil malapit na naman ang eleksyon 2025. Ako, ikakampanya ko na ang One Rider Party List ni Congressman Busita. Dapat manatili siya sa Kongreso o kaya later on maging senador. Kaya ito ang kailangan nating public servant. Salute to Colonel Congressman Busita. Mabuhay po kayo. Okay, panoorin natin ang buong video. Re-upload ko galing sa Colonel Busita channel. Mag-subscribe na rin kayo para masuportahan natin itong dedicated public servant, Colonel Congressman Busita. Pagkakuha ng lisensya mo, ano sabi? Tinanong ko po lang po yung pulis. Sabi ko, sir, kung kukunin yung lisensya ko, ano po yung kaso ko? Ang sabi sa akin, obstruction. Bilang isang pulis, ako respeto po kasi naka-uniform. Inabot ko po sa kanila. Tapos? Tapos nung inabot ko sa kanila, pumunta sa kabila at tumawid. Ako naman po kasi, Lope Street, itabi ko po yung truck kasi para hindi po makaabala. Tapos po, naantay ko sila kung pumunta sa akin. Nung tinignan ko, nakatayo, hindi naman gumapit sa akin. Ang ginawa ko kasi may biyahe pa ako, bumaba ko sa truck. Pinuntahan ko po sila. Nung pinuntahan ko, sabi ko, sir, kasi kung kikita, kung doon sa violation ko na obstruction, kikita niyo na po kasi ayaw po maabala yun, magbiyak po ako. Yun po ang sabi ko. Ang sabi namin sa akin, wala kaming panitit. Mag-antay-antay tayo kung mayroong dumating na enforcer. Yes, sir. Ang usapin dito, yung ginawa ng pulis na mali na kinumpis ka ang lisensya, yes, sir. Pinapasunod. Ako, brother, hindi tayo, alam mo, retired police ako. Yes, sir, yes, sir. Tayong police, hindi paniwalain sa kwento. Yes, sir, yes, sir. Pero, dahil tayo ay professional, may training, sa pag-uusap pa lang, malalaman yes, mo yung totoo at hindi. At ito, hindi tatawag sa opisina para magsinungaling. And aside from that, nakita mo ba yung picture ng ticket down na in-issue sa kanya? Hindi po. Alam mo, wala pa po siyang pinipresent sa amin. Alam mo, kaya totoo talaga yung
sinasabi niya. Yes, sir. Ang nakalagay sa ticket, care of, anong pangalan? Burungan? Burungan? Opo. Care of Burungan. Burungan. Ibig sabihin, hindi talaga nag-issue ng ticket. Yes, sir. Yes, sir. Kasi kung nag-issue siya ng ticket, yo, at may paniket siya, walang care of. Magkanong binayaran mo? 1,325 ata yun po. 1,300 sa picture yun. Binicturan ko lang po yun. Salamat lang po. So ito, brother, regardless kung may violation o wala, sabi ko, tubusin na yung lisensya. Kasi hindi siya pwedeng magmaneho nang walang lisensya. Lalaki ang problema niya. 1,325 po? 1,325. Opo. Ilang araw kang absent sa trabaho mo? Bali, sinagot ng 4 na araw lang po. Tapos the rest, parang tumutulong-tulong naman po. Oh, magkano isang araw mo? 750 po. 750? Malaki yun ah. Opo. Pero... ilang araw ka absent? 4 na araw lang po. Pero 2 araw, binayaran ko ng bus ko yung 2 yun. Binayaran? Opo. So ang hindi nabayaran sa'yo, 2 araw? Yun lang po. 750 times 2,15. Magkano yan? 1,325 po. 2,8 sir. 2,8? Manager. 2,8. Eh, salamat po kung gusto mo. Pero hindi pa tayo tapos. Maniningil pa tayo. Salamat po. Yes, sir. Ako at si General Ivan, kaya ang isang thinking namin na dumulog sa IAS. Yes, sir. Kasi alam natin ang mandato ng IAS. Yes, sir. Na mag-imbestiga at kung may mali ang pulis, i-recommenda ninyo for appropriate administrative sanction. Yes, sir. And brother, January 26 nakarating ito sa iyo. Yes, sir. Yes, sir. Eh kasi hindi ako mahilig sa tawag eh. Gusto ko harap-harap. Yes, sir. Kasi baka pag tumawag ako o maging impression mo, eh dati naman tayong magkasama. Ay, hindi, sir. Tapos nasa kongreso, parang ang dating nang babaraso na ako nun eh. Ay, hindi, sir. Kaya in-explain ko sa iyo, para malinaw, dito hindi usapin kung may paglabag o wala. Yes, sir. Yes, sir. Pero nakikita ko, wala siyang violation eh. Kaya ko lang pinalitan yung kanyang multa at 2 araw na niya sweldong hindi niya natanggap. Nakakaawa naman. Yes, po. Isang driver na nagsisikap na mabuhay ng marangal, tapos napiperwisyo ng ating kasama na sinosweldohan ng taong bayan. Gaano kasakit naman yun? Yes, and I love PNP. Retired police ako eh. Yes. Kaya tumutulong ako dahil maliit na bilang lang ang ganito. Pero ang nasisira, buong kapulisan. Tama, sir. Matanong kita, brother. Ano na ang masasabi natin para sa kanya na matutuwa siya? Ano na ang status ko nitong kanyang complaint? Sir, inalaw namin, sir, sila na makausap, sir, nung aming investigador at yung pulisir. Ngayon, huwag na natin. Nagkaroon sila ng confrontation, sir. Huwag na natin pahabain. Yes, sir. Yes, sir. Diba ang issue, administrative complaint? Yes, sir. Yes, sir. Sa administrative complaint, brother, ang i-establish lang kung whether totoo o hindi ang sumbong. IER, sir. Yes, sir. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. At pag nakita natin mayroong irregularity sa performance ng ating tropa, mayroon siyang administrative violation or yes, sir, yes, sir. Liability, tama ba? Yes, sir. Yes, sir. Ngayon, 1 buwan na, eksakto. Ano nang status? Ngayon po, sir, ipapareceive namin dun sa mga police yung kanilang show. Brother, nakakalungkot na 1 buwan na, yes, sir, yes. Ngayon ka palang magpapareceive. Ang naging sitwasyon lang kasi namin po, sir, unang-una, sir, is hindi pa, sir, sila nagkaroon ng maayos na pag-uusap ng aming brother, investigator, sir. Brother, excuse me. Yes, sir, yes, sir. Anlinaw, oh. Anlinaw. Nakausap yung investigator, pinagawa ka ng statement. Opo. Nasa kanila. Opo. Nandun, oh.
di ba? Yung... Sir, hindi kami yun, sir. Excuse me. Yung ano? Gai. Excuse me. Nakarating sa iyo ang issue. Yes, sir. Yes, sir. Kung ako, nasa position mo, nakarating sa iyo ang issue, kakausapin ko ito. Tapos, nung malaman ko siya, yung kanyang issue, ko-coordinate ako sa investigator. Hihingi ako ng kopya. From that, mag-iimbestiga na ako. Oh. Tama ba yun? Tama, sir. Tama kayo. Ba't hindi ninyo ginawa? Sa evaluation pa lang kasi, sir. Nagkaroon sila ng tinatawag, sir, natin na pag-aharap, sir. Confrontation. Hindi, para teka. Evaluate, sir, may no, alam, may personal knowledge ka ba doon sa binabanggit mong confrontation? Yun, sir, ang feedback sa akin ng aking investigator, sir. At inihintay pa, sir, na mapirmahan niya, sir, yung complaint sheet. At pag hindi pa siya, sir, alam mo, brother, yung complaint sheet, sir, super bagal, eh. Sabi ko naman sa'yo, dati akong pulis, eh. Doon lang sa statement niya, pwede na ninyo investigan yung subject police personnel and let them submit their counter.